thinking about all the days you were right by my side. Thinking about how you never left me behind. And all the things that you said to help me ease my mind. I don't know where I'd be without you in my life. Now I just... Selamat pagi, Lord.
Amen po ba?
O sige, baliktarin ko na lang, tatanggap na lang tayo. Amen? Ah, mas gusto ko talaga yung magbigay. Praise the Lord. Kaya dito po mga kapatid, ay hamunin tayo dito sa sulat ng Apostol Pablo sa mga tina. 16 verse 1, Christian. Ngayon, sabi niya, tungkol sa bagay, sa mga banal, praise the Lord. Tinutukoy dito yung mga servant ng Lord. Yan. Naka-specific yan dito tungkol sa mga banal. Ay gawin din naman ninyong gaya ng tinutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanya iginiginhawa upang huwag nang kumuha ng mga ambagan sa pagpariyan ko. So, merong inuutos pagdating sa pagtulong o sa ambagan. Amen? Meron siyang sistema. Dito sa ating sa church, meron din po tayong sinusunod pagdating yan. Ito ang isang military soldado at siya'y nagpas siyang magbigay ng Panginoon. Mabait po ito, pero masamang magalit. Hallelujah! Patnagan ng Diyos! Hallelujah! Mga kapatid, magpakilala mo na ako kung taga saan ako, kung kailan ako ipinanganak. Ako po, si Retired Master Sergeant Barula. Kabadbaran ako sa Tenlorte, ako ang pinanganak. At binigyan ako ng magandang asawa na sa likod. Binigyan ako ng anim na anak na lalaki. At na-challenge ako kanina sa testimony sa naghamon. Totoo yan. Diyan ako nabubuhay sa paghamon. At lalo ng aking may bahay, mahilig yan magbigay sa gawain ng Panginoon. Kaya challenge ko sa inyo, kung may 20% kayo sa sahod yung 3,000, gawin ninyo 1 pa at 300, gawin yung 600. Kaya nga, huwag ka na magdepende sa kapulo. Mag-base ka lang doon, kung ikapulo, i-times 2 mo, i-times 3 mo. Bakit ang panalangin sa Panginoon sa aking buhay? Binigyan niya ako ng anim na anak. Ang una kong anak, seaman. Nasa abroad. Pangalawa kong anak, police. Pangatlo kong anak, Philippine Navy. Kambal kong anak at sa kabunso kong anak, puro Philippine Army. Di ba, blessing? Yan ang panalo ko sa Panginoon. Dahil kahit saan, kung saan ako kumain, doon ako magbayad. Ang alam naman kung kumain ka sa Jollibee, niya sa Magdo ka magbayad. Amen? Kaya, yun ang akin ha. Kung saan kami magpumba, kasi bahan, doon kami magbayad. Kaya lang, ginawa namin, ang pension ko is 55,800.79. So, ang ikapulo is 5,600. Pero ginawa ni Mrs. ng 8,000. Bakit? Salamat ako sa Panginoon na binigyan kami ng puso na mapagbigay, lalo na sa gawain. May pumis tayong pinaghahandugan ang ating mga buhay. Amen? Amen! Hallelujah! Number one, bakit nagkagaroon ka ng amnesia? When you are tempted to look back, yung ating pinabuhay dati, hindi napakaganda, pinakapangit na pamumuhay yun. Sabihan mo yung katabi mo, bakit ka? O, bakit ka? Bakit ka? Nang balitan yun, aso lang ang bumabalik doon sa kanyang isiniwan. Huwag mo nang babalikan. Kapag ka binalikan mo, sabihan mo yung katabi mo, mayroong kang amnesia. Bagay ang kaparaanan sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Wala ba yung amnesia rito? Amen? Amen! Hallelujah! Nagpapaalala ang mga kapatid ha, sabi rito, kaya
magkaroon ka ng spiritual na amnesia dahil hindi mo mababasa ang Biblia pagka nagkaroon ka ng amnesia. Yung salita ng ating Panginoon naroon nakasulat na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay nagpamana, ang Diyos ay nagpapasagana sa ating pamumuhay. Kumusta yung kuya? Papirinig. Sabi ko sa kanya, kumusta ka? Na nag-along ng baluktot. Kaya kanina, sabi niya yung panalangin sa Bisaya kasi, blessing yun sa Tagalog, pagpapala sa Tagalog. Yung panalangin sa Bisaya, sa atin ay blessing. Pinalanginan daw siya ng Panginoon. Yung blessing ng Panginoon dumating sa kanya. Hindi nyo nanuwan yun, di ba? Sino mga Bisaya rito? Ngayon, nakaunawa yung mga Bisaya, pero yung hindi, thank you kayo. Siya ka na, sir ha? Pastor yan sa baybay, magbubukas ng gawain yan doon. Sino yung mga Tagalinde? Refer nyo na yung inyong mga kabag-anak. Dating ano yan, pastor siya, yung mga kumakausap sa barangay, lahat ng lugar doon sa Lipi ay kalugan niya. Saan? Hindi malinaw sa atin na yung ating sinusundan, patungo pala ito sa Panginoon at sa buhay na walang hanggan, kaya nagdududa ka. Panginoon, ano ba yung aking tinatahak ngayon? Sa dami ng pagsubok, sa dami ng pangangailangan, sa dami ng dapat solusyonan, nag-iisip ka. Pwede na siguro akong tumigay, pwede na siguro akong matras. Kaunti na lang sasabihin ni Pastor, iiwanan ko na siya. Minsan ganyan yung ating kaisipan. Kaunting, sa Bisaya, kaunting pikir na lang. Muatras na ka. Hallelujah! Gusto ng ating Panginoon na kapag ikaw ay nagbigay ng iyong buhay, wala nang balikan. Ready.